kagad. Even yung Angela, kapag nakita dito ng Hayabusa mga isa, yatarps. Oo. So, tatlong malambot para sa next play. Again, yung main condition dito para sa work, ma-activate nila yung assassin nila. Ma-activate nila yung damage output ng assassin nila and ma-out-sustain yung next play sa mga side lane. Mm-hmm. Now, lapu-lapu, ladies and gentlemen, para sa dito ng next play. This is going to be very interesting. Uh-huh. Considering the fact na merong back siya dito sa side ng work roster, ooh, automatic meron din silang way para i-takedown yan. So this is going to be Unravel and Arteezy carrying the pace of the game para sa side nila. While for next play, ang kailangan nila gawin dito, Manjin, is not to fall into the pressure ng early game para madala nila ng mid-game, late-game at sila yung manalo from that point on. Parehas tayo na naisip, Butters. Early game pa rin dito para sa side ng work. And actually, isa ko pang nakita ngayon dito is that I feel na mas maraming na-counter yung work sa lineup ng NXP. Yung NXP, nagli-lean toward sila na ma-pull off nila yung execution, na makapag-farm itong si Rene J on the 1-1, mabigay kay H2O yung magandang farm. Pero kung iisipin mo pag umabot late game, yung Lunox, kaya silang i-out-damage. May anti-regen dito si Baksha. And meron ka pang Hayabusa na kayang abulin yung Claude, kayang abulin yung 1-1. So, yeah, natural counters ang napunta dito sa side ng Work Oster Force. Okay, so Arteezy and Exhort sila ang maglalaban dito. And actually, medyo sabihin, well, hindi medyo eh, talagang polarizing or sabihin natin opposites ang kanilang ino-offer dito. Yung isa nag-offer ng burst, yung isa nag-offer ng protection. Yeah, and mind you, parehas nilang kabisado yung heroes nila. James is one mean lapu-lapu user. Ganun din naman si Arteezy with the Cho. And look at this, ha. May onting bangayan si Jose at Rene J dito. Lugi talaga dyan ang Alice level 1. Walang choice ang Alice dyan kundi mag-back off. So ang pwedeng gawin ng NXP, i-utilize to, punta si Yawi. Ngayon, depensa para kay Unravel. Alam nila na lugi si Jose. Oh, tignan mo yung ginagawa ni Rene J dito. Nag-hold lang talaga siya ng lane. Ayaw niya masyadong palapitin sa kay Jose yung minions kasi alam niya na doon siya lalamang. As long as hindi nakukuha ni Jose yung level 2 niya, okay na okay siya sa lane. Totoo, totoo talaga dyan. At saka mind you, Butters, binago kasi yung proc ng passive dito ni Rene J. Mas maganda, ng 1-1 mas maganda siya at early game kasi may instant real damage kay. Meanwhile, yun na nga yung sinasabi natin, Butters, hindi pwedeng makapag-farm si Chu. And a lot of momentum will be going to the side of work dito. Although it's not the be-all and all, sabihin na natin, hindi yun yung natapos ng laro. But still, kapag ka kumukuha ng kill si Chu dito, Manjin, tumatagdag yung threat para doon sa dalawang marksman mo. Yes, definitely. And may onting delay na ngayon dito para kay Rene J. Gusto niya sana i-dominate itong side lane na to. Pero na magiging level 4 na kasi in a while si Kusei. So, yung Alice, kapag level 4, pwede mo na iwan eh. At for sure, mabubuhay siya. Pero pulado si Kusei, ha? Sa bottom lane, okay, buti na lang nag-level 4. And alam ni Rene J dito kung ano yung kailangan niya gawin para mapauwi si Kusei. Kasi alam niya na nasa kanya yung rage advantage. Mm-hmm. Ngayon, sabihin na natin, yes, si Kusei dito may ultimate na siya. But still, hindi enough yon kasi laging merong dash na ibabato dito si Rene J para makalayo. Yeah. So it's clear that NXP, they won that side lane. Pero kung isipin mo naman kasi yung jungle dito, pare, there you go. Ito, gusto kong bumalik ngayon kay Chu eh. Hindi siya na-delay. Yung Claude, binanggit natin na mabagal to mag-jungle. Hindi kasing bilis ng iba. And again, may damage output yung Lunok. So with this, look at this. It doesn't matter na kung nalulugi sa side lane yung work doon sa baba. Nagmamatter ngayon, lamang sila sa mga jungle rotations. Mm-hmm. Tatandaan mo, scaling hero din ang isang Alice. Well, for the side of NXP, sa kanila naman, ang kailangan nila i-consider dito is kung paano mapapatagal yung game. Yes, nakukuhaan sila ng kills, pero ang main factor is kailangan nila tignan kung paano sila hindi makukuhaan ng turrets. Hindi, and magiging malabo na yon, Butters, ha? Kasi again, level 5 na si Kosei, lamang si Trim Arteezy against Lapu-Lapu, and Chu is at level 6. As of now, 1-0-2. NXP, dilemma nila dito is how to, again, like what you've said, papuntahin itong game na to ng late game. Pero kasi, look at the early game. This time, nag-work para sa work
yung gusto nilang dominance sa first 5 minutes. Hindi ito gumana nung game 1, game 2 nila, pero ito talaga yung playstyle nila. Pag binigay mo sa kanila yung early game, alam nila pagganahin yung lineup nila. At kailangan bantayan na ni Ryan J dito yung Tori niya sa baba. Nawawala na dito yung energy protection niya. Tatandaan mo, Manjin, yung extra protection na binibigay niyan, as long as nandun yung energy shield sa turret, meron ka. Pero kapag nawala yan, sentable sa time. Ryan J dito, main target ng side ng work. H2O forced to go back. Ito na yung burst potential na nakikita natin sa side ng work Oster Force. Yun yung dive na sinasabi mo dito, Butters. And I think pwede na nating sabihin na lamang na ang work Oster Force. Binanggit natin na natural counters yung lineup nila dito sa lineup ng NXP. And alam ng work yun. They're now taking objectives. And Kose dito going in. Ladies and gentlemen, this is why tinawag siyang Alice Lord ng work Oster Force. Kose dito with the catch. He will go down. Unfortunately, dito para kay James. James dito, that was a nice response. Tapos. Pero si Chu, siya ang pumwesto dito and susubukan siya kuhain ng strings. But still, the fact remains, work Oster Force, they get the best of that trade. Yes, Butters, ang daming nakuha dito ng work. Yes, NXP may mga napatay sila, but then again, I think their lineup right now, they went too greedy para dito. Ni-reveal kasi kagad nila yung 1-1 pick to the point na ready yung work na kailangan mauna tayo. Kailangan mauna tayo sa jungle. At dahil doon, Heptasis na si Tremar. Magkakaroon na rin ng BOD dito si Hayabusa. Mahihirapan na ngayon yung NXP makakuha ng farm. Madidelay na sila ng sobra. Ito na lang ang kailangan gawin ng work. Takutin ng NXP dahil alam na ng work na lamang na sila sa items. Ngayon, meron na rin Heptasis dito si Tremar TZ. So, ibig sabihin nun, kailangan na din mag-ingat ni H2O kasi automatically, si Rene J naman, hindi niya naman huhulihin yan basta-basta eh. And look at this, Imperial Justice unravel dito with the health. At ito, yung ikot na sinasabi natin, yung rotation na maganda para sa side ng work, Oster Force, Blazing Duet, napakusahan nito si Lunox, and this is the opening na hinahanap ng NXP. A couple of more hits, pwede sanang mahuli dito si Unravel, pero sabi ni Chu, kailangan nyo makipag-trade, kailangan namin kumuha ng papatas kami. Men, NXP, yes, nakakuha sila ng isang kill doon, but I can therefore say work pa rin na nagko-control ng tempo ng laro na to. Sila nagsisplit. For NXP, for me, para makabalik sa laro na to, kailangan nila ng mga uncounted na pitas. Kailangan nila makapitas dito ng mabilis and mag-hope na walang mabawi sa kanila. Kasi, again, yung pitas nila kanina, nabawi din yung isang hero eh. Nabigay din kay Chu. So, again, this is dangerous right now if you're NXP. Work, pwede nilang ituloy-tuloy yung pang-gangster dito eh. And nabato ni Yawi, accidentally, I think, yung kanyang ultimate doon, Yawi dito, falling low. Ooh. Nandun si Chu and monster kill na siya. This does not bode well. Ladies and gentlemen, para sa side ng NXP, yung mga plano nila dito, unti-unting nawawala at unti-unting dumudulas sa kamay nila yung pagkapanalo. At hindi na namamatay si Chu, pare. 6-0-3. And mukhang tuloy-tuloy na to. Look at this, Butters. Stickers coming out of nowhere para dito. Sa side ng work Oster Force, ganito na sila ka-confident, Butters. Lamang na sila sa level, lamang na sila sa items, at handang-handa na sila ngayong durugin itong kupunan ng NXP. Gusto ko lang sabihin dito si Kosei, ang laki ng factor niya into the early game. Siya yung gumawa ng mga two-man catch. Na mga setup. Yung mga setup, at doon nagkaroon ng malaking lamang yung work Oster Force. Now, the question remains, kaya pa bang protektahan ng NXP dito yung base nila? Kasi in terms of scaling, Manjin, nakapabor pa rin sa kanila yung late game sa totoo lang. Ang masasabi ko lang, Butters, napakahirap din promotekta dito ng NXP. Bakit? Wala kasi silang natural wave clearer. Ang isa sa mga wave skills nila dito ay probably Blazing Duet ni H2O, yung mga laptops. Pero mas gusto mo kasi na gamitin yun sa team fights eh. So again, NXP, they need to hope for the best na una, mag-overextend yung work. Kasi kagaya ng sinabi mo, may damage output nila. Sila, ma-extend to the point na kaya nilang sumabay. Dahil kung hindi, gaganito yun lang sila. Mape-pressure sila sa kada side ng mapa. Kasi nga, wala silang Farsa. Wala silang mga Eve na pwedeng maubos kagad yung lane at makakuha ng space para sa lineup nila. Dahil ngayon,
Look at this, work. Sasaikuin lang sila ng sasaikuin. And look at this. Lunox pumasok dun sa may harap. Gosei dito humahanap ng magandang entry. Pero hindi nila kakailanganin. Nakuha na nila yung pakay nila dito. NXP, wala na silang outer turret. Ubos na talaga, Butters. And again, given the situation, nabanggit natin kanina na hindi magiging madali ito sa NXP kasi yung work naka-ready, naka-counter kagad. Meron kang 3 Martiz to catch the Cho and the 1-1. Nandyan pa si Chu na 6-0-3 na kaya kagad bumarag. Even si James manlalambot dito and nagsiscale din yung Alice. So, ang taas pa rin ang damage output dito ng work, Butters. Ang daming unaccounted for dito para side ng work. And I think si Chu, yung isa doon, 6-0-3 right now, talagang pinupuntahan niya lang at kinukuha niya yung mga pick-offs na tingin niya kaya niya at hindi siya napaparusahan for yeah. that. NXP, clearly not in the best position or shape at game number 3. Well, then again, ang Lord ay tinitake na ngayon ng work Oster Force and that only means one thing, Manjin. Gusto na nilang tapusin ito. Yeah, at isang mabilis lang to para sa side ng work Oster Force. Napakataas ng deficit ngayon, Butters. Ako, kung i-re-ratio ko tong game na to, ibibigay ko na actually talaga to sa side ng work. Siguro mga 87 to 13. Dahil again, napakaliit ng butas para sa akin eh. Napakaliit ng butas na makakakambak ang NXP. Kailangan mag-asim ng work eh. Mm-hmm. But it ain't over till it's over, Manjin. Ika nga nila. There is still a chance. Kahit sabihin mong 13% chance, it's still a chance para sa NXP na makabawi dito. But right now, let's look at work. Tama kayo, Manjin. Yung 13% na yon is on the fact na baka pwede magkamali yung work. Baka nga ano na lang eh. Baka nga 10% kasi diba? My Lord. Diba? So, there are a lot of things na kailangan ni consider at hindi rin pwede maging complacent dito yung work kasi kailangan din talaga nila maging malinis sa place nila. Ooh. Rene J gets picked off, ladies and gentlemen. Look at the damage. 3 more TP. Oh no. NXP. Let's see kung kaya na ata tapusin to ng work, Butters. Mukhang tapos na nga ata pero lumaban pa dito si na James. What is that damage? Gosei, ladies and gentlemen, going in. James dito, the last man standing. And that will be it for series number 1. Work takes this 2-1. Goodness gracious, Manjin. I'm speechless right now, Butters. Wow. Work Oster Force defeating NXP to game number 3.